Nauuso na naman ang iba't ibang klase ng bucket list. Bucket list sa pagta-travel, bucket list sa school, at kung ano-ano pang mga bucket list. Ngayong araw sa ating financial blog, tayo ay magkakaroon din ng listahan at ito ay tinatawag na bucket list. Ano nga ba ito? Ang ating pag-uusapan ngayong araw sa ating financial blog ay ang limang bucket list kung bakit kailangan mong makapag-ipon. Tara, atin nang alamin ang limang bucket list kung bakit nga ba kailangan nating makapag-ipon. Isang magandang araw na naman sa inyo, mga palangga kong kasimano. At welcome back po sa aking channel. Maraming salamat sa inyong suporta. At kung ikaw naman ay bago lang nagawi sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Click mo lang ang subscribe button at i-hit mo ang bell notification para lagi kang ma-update sa mga bago kong video. Ang unang nasa bucket list natin, bakit kailangan mo mag-ipon ay mag-ipon para magkaroon ng emergency fund. Karaniwan na natin naririnig itong tinuturo na dapat tayo ay magkaroon ng emergency fund. Gaano ba dapat kalaki ang emergency fund? Ang emergency fund ay dapat 3 hanggang 6 na buwan ng iyong kabuuang gastusin. Kasali na dito lahat, gaya ng budget mo sa pagkain, pambayad ng mga utilities gaya ng ilaw, tubig, internet, tuition ng iyong anak kung mayroon kang anak, pambayad sa renta ng bahay kung ikaw ay nagre-renta, at iba pa. Sabihin na natin na ikaw ay gumagastos ng 30,000 buwan-buwan. Kung gayon, ang kailangan mo na emergency fund ay dapat nasa 90 to 180,000 pesos. Halimbawa, ikaw ay natanggal sa trabaho. Maaari mong magamit ang iyong emergency fund hanggang makahanap ka uli ng trabaho. Siguro naman sa loob ng 6 na buwan ay makakahanap ka na ng bago mong trabaho. Ang emergency fund ay napaka-importante din dahil pwede mo itong magamit sa mga hindi inasahang pangyayari. Halimbawa na lang, kapag nagkaroon ng sira sa iyong tahanan o sasakyan, o hindi naman kaya ikaw ay nagkasakit o isa sa miyembro ng iyong pamilya. Ang pangalawang rason kung bakit kailangan natin na makapag-ipon ay mag-ipon upang makapag-invest. Saan-saan nga ba nag-i-invest karaniwan ang mga OFW? Karaniwang nag-i-invest ang mga OFW sa mga lupain, alas na ginto, at iba pa. Dati ang pag-i-invest sa stock market at mutual fund ay para lamang sa mga mayayaman. Pero ngayon, abot-kaya na ito para sa lahat. Sa halagang 1,000 pesos, pwede ka nang magsimulang mag-invest sa mutual fund. Paano ito? Antabayanan mo lang sa susunod ko na mga video dahil ipapaliwanag ko ito sa iyo. Tandaan mo kasi Manwa na dapat bago ka mag-invest, kailangan mong maunawaan ang mga bagay. Gaya na lamang ng bakit ka nga ba mag-i-invest? Legal ba ang iyong papasukin na investment tool? At nangangailangan ng habang panahon para lumago ang iyong pera. Ang pangatlo sa ating bucket list kung bakit kailangan mo mag-ipon ay mag-ipon upang makamtan mo ang lifestyle na gusto mo. Halimbawa na lang ito ay mag-ipon tayo dahil sa balak natin na makapag-travel. Oo nga naman, nakaka-refresh ang pagta-travel. Pwede din na ikaw ay nag-iipon dahil sa gusto mong makabili ng bagong laptop, cellphone, at iba pang gadget na mas okay na mag-travel at bumili ng mga bagay kung galing ito sa ating ipon at hindi ito galing sa ating utang. Ang pang-apat na nasa bucket list natin kung bakit kailangan natin makapag-ipon ay makapag-ipon upang magkaroon ng retirement fund. Karamihan sa mga nagretiro ay hindi napaghandaan ito at walang gaanong ipon. Ang iba naman ay umaasa sa tulong na ibibigay ng kanilang anak matapos magretiro. Hindi ko sinasabing masamang tumulong sa ating mga magulang.
Pero hindi ba mas masaya kung sa ating pagre-retiro ay napaghandaan natin ito at nabibigay natin ang mga munting hiling ng ating mga apo? Sana huwag na natin gayahin ang mga pagkakamali ng mga nauna sa atin. Kaya tayo ay mag-ipon para mapaghandaan natin ang ating pagre-retiro. Ang huling na sa bucket list natin kung bakit kailangan nating makapag-ipon ay mag-ipon para magkaroon ng peace of mind. Isa sa makaraniwang dahilan kung bakit stress tayo ay dahil sa wala tayong ipon. Aminin mo ito. Hindi ba naranasan mong sumakit ang iyong ulo dahil sakapos ka sa budget? O hindi naman kaya ay kulang ang iyong pera para makaabot ito sa susunod na sahod? Tandaan mo kasi Manwa, kapag tayo ay stressed, bumababa ang ating immune system at malaki ang chance na tayo ay magkasakit. Kaya naman, para magkaroon tayo ng peace of mind, kailangan natin na magkaroon ng sapat na ipon. Ngayong nalaman mo na ang limang bucket list kung bakit kailangan mong makapag-ipon, sana maging gabay mo ito upang makapagsimula ka ng makapag-ipon ngayong 2020. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kayo, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba, o ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Bago tayo magwakas mga kasimanwa, gusto kong malaman ang inyong saloobin sa vlog na ito. Ano ba ang mga nagustuhan nyo o kaya naman ang hindi nagustuhan sa videong ito? Kindly comment down below. Huwag nyo din kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan para mas marami pa ang makapanood nito. Maraming maraming salamat sa inyong panunood mga kasimanwa.